malinaw na si Go Hopping, mm-hmm, ay si Mayor Alice Go. I'm very, very confident na iisang tao si Go Hopping at si Alice Go. Mga kabayan, kumbinsido at walang halong duda na si Go Hopping at si Alice Leal Go ay iisang tao lamang. Ito ang maring ipinahayag ni Senator Win Gatchalian sa isinagawang press con kahapon sa Senado. Sabi ni Senator Gatchalian, halos nagtutugma lahat ang mga detalye ng pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go at sa bagong dokumento na nakuha niya sa Board of Investment. Ayon pa kay Gatchalian, magkamukhang magkamukha itong si Go Hopping at si Mayor Alice Go kung pagbabasihan ang mga litrato at dokumento na kanyang ipinakita sa publiko. Lumalabas din na nagkakatotoo na ang mga nauna ng kumakalat na dokumento kung saan ay si Win Yilin ang tunay na biological mother ni Alice Go. So, but matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa Board of Investments, matibay at nagpapatunay na si Go Hopping at si Alice Go iisang tao lang. Kumbinsido ako na si Go Hopping ay si Alice Go. Tingnan nyo lang yung picture ni Go Hopping. Mm-hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application. Doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya, si Wen Yilin, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Go. Sinabi ni Senator Gatchalian na masyadong binaboy ng ama ni Mayor Go ang ating gobyerno, partikular ang PSA, kung saan ay ilang ulit na pineke ang birth certificate ng kanyang anak para makakuha ng Filipino citizenship. Ayon kay Gatchalian, ito ang ginagawang strategy ni Angelito Go, tatay ni Mayor Go, para makabili ng lupa sa Pilipinas, makapagtayo ng iba't ibang negosyo at kalaunan ay nagpatayo na ng Pogo Hub dyan po sa Banban Tarlac at ginamit na sa iba't ibang modus para makapang-scam at makagawa ng iba't ibang illegal na aktibidad sa bansa. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen or Filipino citizenship ay yung Peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, mm-hmm, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Go. So, in other words, pagtitignan mo yung kabuong storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. Samantala, nauna nang itinanggi ng kampo ni Mayor Alice Go ang mga aligasyon sa kanya. Sabi ng legal counsel ni Mayor Go, haharapin ng kanyang kliyente ang mga aligasyon ni Senator Win Gatchalian at John Winston Casio ng PAOK na tila wala naman daw sapat na basihan. I have the allegation and Alice Go is ready to face any legal consequences or any battle in the proper forum po to assert her claim. Sa ngayon po, hindi po namin masabi na kilala kasi in the first place, itong tao sinasabi nila is allegedly born sometime on 1980, so which makes that person 43, 44 years old right now. Hindi po niya kilala personally yung tao na binabanggit dito. Ayon naman sa Bureau of Immigration, Board of Investment, Philippine Statistics Authority o PSA at iba pang ahensya ng pamahalaan, makikipagtulungan sila sa ginagawang imbestigasyon ng Senado para matuldukan na ang isyu at maparusahan o makulong na ang dapat makulong para hindi na pamarisan ng iba pang mga dayuhan ang pagsasamantala sa ating bansa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na si Mayor Alice Go ay isang Chinese at nagpapanggap lang na Pilipino para maisagawa nila ang mga pansarili lang interest sa ating bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Matibay ang hinala ni Senator Sherwin Gatchalian na si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ay isang Chinese citizen. Kasunod ito ng inilabas na kopya ng Special Investor's Resident Visa
mula sa Board of Investments at ang passport na nagmula sa Bureau of Immigration na naglalaman ng mga impormasyon kabilang na ang litrato ng isang Guo Huaping. Kumbinsido umano ang senador na Guo Huaping ang tunay na pangalan ng suspendidong alkalde ng Bamban, Tarlac. Kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. Mm-hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application. Doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Inumpirma naman ang Bureau of Immigration na galing sa kanila ang dokumento na inilabas ni Senator Gatchalian. Mariing pinabulaan na naman ng kampo ni Mayor Guo ang paratang ni Senator Gatchalian na posibleng Chinese citizen ng alkalde. Mariing pinabulaan na ng kampo ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ang paratang ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng Chinese citizen ang alkalde. Muli rin anyang iginit ng alkalde na patunay ang kanyang Philippine passport na siya ay isang Pilipino at nanalong mayor ng Bamban, Tarlac dahil siya ay isang lehitimong residente at wala umanong dudang Pilipino. We deny the allegation and we are Mayor Alice Guo is ready to face any legal consequences or any battle in the proper forum po to assert her claim. Magandang gabi, Harleen. Saan ba galing ang mga dokumentong inilabas ni Senador Gatchalian? At ito ba ay validated o authentic? June, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, galing yung mga dokumento sa Board of Investments at Bureau of Immigration. At kanina nga, June, sa ating panayam sa BI, kanilang kinumpirma na galing sa kanila at lehitimo ang mga dokumento na ibinigay sa senador. June, mariing pinabulaanan ng kampo ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ang paratang ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng Chinese citizen ang alkalde. Kahapon, naglabas ang mambabatas ng kopya ng Special Investors Resident Visa na ibinigay niya ng Board of Investments at mga dokumento mula Bureau of Immigration o BI kung saan lumalabas umano na posibleng Guo Huaping ang totoong pangalan ni Mayor Guo. Pumasok niya sa Pilipinas ang alkalde noong January 2003 noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Ayon sa isa sa mga abogado ni Mayor Guo na si Attorney Nicole Hamila, walang alam o kinalaman si Mayor Guo sa mga dokumentong ipinakita ng senador. Hindi rin anya kilala ng alkalde ang sinasabing Guo Huaping. The allegation and Mayor Alice Guo is ready to face any legal consequences or any battle in the proper forum po to assert her claim. Sa ngayon po, hindi po namin masabi na kilala kasi in the first place, itong taong sinasabi nila is allegedly born sometime on 1980, so which makes that person 44 years old right now. Hindi po niya kilala personally yung tao na binabang dito. June, muli rin anyang iginiit ng alkalde na ang kanyang tunay na ina ay si Amelia Leal na isang Pilipino at ang kanyang totoong pangalan ay Alice Leal Guo na nakasaad sa kanyang birth certificate at hindi Guo Huaping na sinasabi ng mambabatas. Nanindigan din anya itong patunay ang kanyang Philippine passport na siya ay isang Pilipino at nanalong mayor ng Bamban, Tarlac dahil isa siyang lehitimong residente at wala umanong dudang Pilipino. Sa ngayon, pagtutuunan na muna anya ng pansin ng kampo ni Mayor Guo ang pag-ahain ng counter-affidavit laban sa mga reklamong inihain sa ombudsman laban sa alkalde. Samantala, June, kinumpirma naman ng BI na galing sa kanila ang dokumento na inilabas ni Senator Gatchalian. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, galing ito sa Board of Investments bilang parte ng records ni Guo Huaping sa aplikasyon ng kanyang visa. Isaan niya si Guo Huaping na nakadeklarang isa sa mga independent ni Lin Wenyi na siya namang pinaghihinalaan ng ilang mambabatas na totoong ina ni Mayor Guo. Itong Guo Huaping na ito used to have an investor's visa which was cancelled already in 2011. Ngunit nang matanong kung iisang tao lang si Mayor Guo at Guo Huaping, sagot ng BI,
I don't want to preempt the results of the investigation. So far, ito lang po siguro muna yung masasabi ko. That we are confirming that the document is authentic and we send it to the Office of Sedimentation. Gayunman, patuloy anya ang pakikipagtulungan ng BI sa Senado para sa pagbibigay ng mga kinakailangang dokumento gaya ng travel records at passports. Naniniwala rin ang BI na dapat nang matuldukan ang pag-i-issue ng government documents sa mga dayuhan na illegal na nakakapasok sa bansa. June, sa kakatapos nga lang na press conference si Senator Gatchalian ay kumbinsido siya na iisang tao lang si Mayor Guo at yung sinasabing Guo-Huaping na nakita doon sa visa at naniniwala siya na dalawa yung passports ni Mayor Guo na meron siyang Chinese at Philippine passports. Samantala, June, nanawagan din si Senator Gatchalian sa Office of the Solicitor General na kumuha rin ng mga official records mula sa iba't ibang government agencies para magamit dun sa paghahain ng Guo to petition laban kay Mayor Guo at nanawagan nga siya na bilisan na ng Solgen yung pag-iimbestiga kay Mayor Guo at makapag-file na nitong kaso para anya mapigilan si Mayor Guo na tumakbo pa sa susunod na eleksyon o sa 2025 elections dahil nabanggit din ng kanyang abogado na mayroong plano si Mayor Guo na tumakbo ulit sa susunod na eleksyon sa susunod na taon. Samantala, June, sa susunod na linggo ay magkakaroon na ulit ng pagdinig ang Senate Committee on Women kaugnay dito sa issue ni Mayor Guo at tatalakayin na rin June ang niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Batay doon sa nilabas na SIRV na mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments, si Lin Wenyi at saka yung Jiang Zhongguo na sinasabing ama ni Mayor Alice Guo na ang pangalan niya sa Filipino ay Angelito Guo. Sila yung dalawang naka-apply doon sa SIRV ng Board of Investments at doon nakita yung mga ilang dependent na kasama nila at isa nga doon yung Guo-Huaping na meron namang picture na nakuha din si Senator Gatchalian na para sa kanya ay kamukhang-kamukha ni Mayor Alice Guo. Kaya yun yung naging basehan niya, June, na iisa lamang itong Guo-Huaping at si Mayor Alice Guo, June. Tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Sir, ano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? Yung similarities hindi natin matatanggal eh. No? Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukhaan nyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya, si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for special investors resident visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon, ay the same address na nasa Valenzuela. Nakasulat doon, 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. No? T. Santiago Street, Valenzuela City. So, yung papel sa special investors resident visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung Peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. So, in other words, pagtitignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako,
malinaw na si Go Hopping, mm-hmm, ay si Mayor Alice Go. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information, mm-hmm, para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Go Hopping at si Alice Go. Once na ma-establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Go at ang kanyang pamilya? Well, unang-una, yung birth certificate system natin, linabag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration, mm-hmm, para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, mm-hmm, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, mm-hmm, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. Mm-hmm. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Eh. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. Mm-hmm. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, mm-hmm, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. No? So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Ano lang po yung nakikita ninyo na posibleng motibo why they went through all these lengths para makakuha po ng Filipino citizenship? Yung naturalization process natin medyo mabusisi, no? Mm-hmm. For obvious reason, gusto nating yung mga dayuhan na gusto maging Pilipino, gusto natin masigurado na may contribution sila sa ating bansa at magiging mabuting mamamayan sila ng ating bansa. So may proseso dyan, no? Judicial, administrative, and legislative. Kung matatandaan nyo dito sa Congress, marami tayong ini-sponsor na maging Filipino, no? In iba ay si iba ay sports personalities, athletes, mm-hmm, iba ay tumutulong i-promote yung bansa natin. So alam natin itong mga taong to ay magiging produktibong mamayan ng ating bansa. Tinignan rin namin yung lahat ng legislative naturalization process for the last ilan years, 20 years, mm-hmm, wala kami nakitang Go Hopping o wala rin kaming nakitang Alice Go. No? So, hindi siya dumaan dito sa Kongreso. No? That's for sure. No? At nag-issue na ang PSA na walang naturalization papers si Alice Go. Nagbigay na sa amin ng certification doon. Mm-hmm. So, pinapacheck lang namin sa judicial kung merong naturalization process through the judicial route. Mm-hmm. But yan kasi mahirap eh. Dapat patunayan mo na maganda yung ginagawa mo dito. Patunayan mo na magiging mabuting mamayan ka. So mabusisi rin yung proseso. Pero tama yun kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-naturalize. No, gusto natin masigurado, matiyak natin na maayos itong ina-naturalize natin. Sir, next week may another hearing, yung Committee on Women. So invited, yes, dito din si Mayor Alice Go at kukonfrontahin niyo ba about this, yes, document? Yes, definitely. No, i-confront namin siya at gusto namin marinig yung kanyang sagot. But by the statements of his lawyers, obviously, i-deny niya yan. Ano? So, but matibay na matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa Board of Investments, matibay at nagpapatunay na si Go Hopping at si Alice Go, iisang tao lang. So initiative ng BOI at saka ng DI yung pag-provide sa inyo ng document para makatulong sa investigation ng Senate? Hindi. Nung binigay sa amin ng BI yung passport records ng kanyang ama, si Guo Jiangjong, mm-hmm, at si Wen Yili, nakita namin na yung visa nila is Special Investors Resident Visa. Mm-hmm. No? So that's yung visa na ginamit nila para makapasok at labas sila ng bansa natin. Mm-hmm. So hiningi namin sa Board of Investments, mm-hmm, yung mga supporting papers nito. At yun, pinadala nila itong mga supporting papers ng application. No? At yun na nakita ninyo? At yun na nakita. Oh. Actually, marami yun. Ha? May mga iba pa siyang kapatid doon, no? Oh. Doon sa supporting papers. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Ha? Mm-hmm. Si Wen Yili, may tatlong anak, mm-hmm, pero si Guo Jiangjong, may ibang
kasama o ibang asawa. No? So dalawa kasing dalawang groups ang pinadala, yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak, at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin.